Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Araw ngayon ng Sunday, August 8, 2021. 7:45 in the morning. Ngayon ako nandito sa area namin, yung Red Rice 18 variety. At pumunta ko rito at titingnan kung mayroon bang tubig. Sa ngayon, wala pang masyadong tubig dahil yung tubig doon sa Bukana ay marami pang gumagamit at ang yung lupa ay malaki na yung mga bitak-bitak, pero buhay pa naman siya dahil kahit nagkabitak-bitak yung lupa ay basang-basa pa, hindi katulad ng iba talaga na dry na masyado, nagkulay green na ito, nagkulay kwampa, itim-itim at hindi pa nagkaroon siya ng bunga yung Red Rice 18 variety. At makikita mo na yung dati mayroon dito yung mga namumuti na sinisip-sip ng butterfly na puti. So ngayon medyo namatay na yung dahon kasi wala ng nutrients na maibigay doon sa itaas. Yung doon sa itaas ang namatay, pero sa ibaba buhay dahil yun naman sila sa itaas nagsisip-sip. Katulad nito, dito lang sila banda magsisip-sip, yung dito banda ay mamatay, dito sa ibaba hindi. Pero kulang na yung supply ng nutrients kung magkaroon man siya ng pagbubunga o pagkaroon ng flowering sa palay. Sa ngayon kasi hindi pa siya nagkaroon ng mga pamulaklak yung pagbubuntis ng isang palay dahil hindi pa umabot sa kanyang tamang edad na upang magkaroon ng pagbuntis ng palay. Yan. Pero sa ngayon kasi dito sa amin, hindi umuulan, medyo mainit. Dalawa o tatlong, pero okay naman dito kasi pang yung iba dito nagpatubig ng sa gabi, kumukuha sila ng tubig doon sa main irrigation doon sa may highway at ipasa-pasa nila dito. So, ito ngayon ang nangyayari. At saka yung iba, puntahan ko rin yung 480 na variety para isama-sama ko na lang yung 21 Red Rice 18 at saka 480 variety. Ipag-isa ko na lang yung isang pag-upload kasi yung sa 480 ay nagkaroon na siya ng bunga dahil maaga siya masyado magkaroon ng bunga at ipikita ko sa inyo. Ito kasi pang matagalan to na paauri ng palay. Maari itong maabutan to ng panahon ng pagbagyo-bagyo dahil mga maari mga next month o magkaroon na ng hangin at mag-umpisa ng pagbagyo-bagyo dahil kasi yung bagyo ngayon ay nandun pa sa itaas. Ito yung mga butterfly at saka yung spider. Ayan, pwede rin siya mag-spray basta mayroong spider. Kanyan siya friendly at saka mayroon pa mga humid, yung dew, morning dew sa palay, nababasa pa sila. Ayan. Medyo mataas na yung araw kahit alas 7 na 7:48 pa ngayon, mataas na siya dahil parang summer time. At iigala ko kayo doon sa dulo pa. Ayan. Nilagyan na rin ng mga banderitas na pang-abog ng ibon, yung scarecrow, plastic scarecrow, kasi kung magkaroon ng hangin, hahampas yan siya at magkaroon siya ng ingay. Yung ibon ay matatakot sa ingay, hindi natatakot sa plastic kundi sa ingay na gawa ng plastic, doon sila natatakot. Ayan, pakita ko sa inyo.
ilang days na lang to siya o ilang weeks, magkaroon to siya ng pamulaklak. At pag mag-umpisa ng pagpamulaklak, isprihan to siya upang yung mga unwanted na insects ay hindi siya makasipsip doon sa bulaklak at saka yung bunga. Dito kasi sa iba, sa kabila namin ay nagkaroon na siya ng bunga, kaya mayroon siyang tubig dito. Kailangan niya na mayroon siyang tubig habang nagkaroon na siya ng bunga o umpisa, para mas lalo siyang mataba o healthy. So ngayon dito sa amin, hindi pa naman siya nagbulaklak, pero kung mag-umpisa na to ng pagbulaklak, lagyan siya ng tubig. Ngayon kasi dito pa lang sa kabila, pag natapos na yan, dito na ibibigay yung tubig na yan. Ayan. Okay. At saka mayroon mga ibang uri pa ng damo nandun sa gitna. Hindi pwedeng lusubin doon sa gitna dahil mababali na yung palay kung pupunta ka doon dahil masyado nang mahal. So ito na yung part 2, kasi pag-isahin ko lang yung variety red rice 18 at saka 480. Ito kasi yung 480, nagkaroon na siya ng bunga, at makikita nyo na yung bunga niya, yung butil ay dikit-dikit. So kung magtanim ka nito ng isang hektarya, makaabot ka nito ng mga 100 cabans or sacks of rice kung ito ang itatanim mo, igawin mong pang tanim sa iyong palay. Ang 480 mas nauna kung kumpara doon sa red rice 80 namin. Yung red rice 80 namin, hindi pa siya nagkaroon ng bulaklak, pero mga next week o 2 weeks from now, magkaroon na siya ng bulaklak at umpisa na rin sa paglagay ng tubig. Sa ngayon ito, kasi may bunga siya, nilagyan siya ng tubig para mayroon siyang masipsip at hindi masyadong, para healthy yung greens o yung butil ng palay. Ito, mayroon pang mga spider nakatira. Nauna to yung 480 yung pagbunga, dahil exactly lang siyang mga 3 months. Yung sa amin na red rice 18, medyo matagal-tagal yun, halos umaabot ng 4 months. Pero sa ito ngayon, mga September, kalagitnaan ng September, maaali na to siya. Hindi to siya maabutan ng mga bagyo-bagyo. At nakikita nyo na mayroon ng scarecrow. Ayan, scarecrow. At saka yung lambat nilagyan na para hindi makapunta yung maya at saka yung kampanaryo. Yung kampanaryo at saka yung maya, friendly to siya dahil yung bunga niya ay nandun sa itaas. Hindi katulad sa ibang variety na tago masyado yung bunga, hindi sila makapunta at may buntot. Ito yung 480, makikita mo na wala siyang buntot sa dulo. So friendly siya sa mga maya at saka yung sa isparo. So ito na yun, ipaikot ko kayo ito sandali upang makikita nyo yung ang paligid nito. Nilagyan na ng mga lambat upang hindi makadapo yung mga maya. Kung dadapo yung maya, masasabit sila dito sa isang miss ng lambat at dito sila mamatay para silang isda.
Yan, doon sa gitna, mayroon ng mga payong at shorts at saka yung damit na nakadipa. Yun ang tinatawag na scarecrow o pang-abog ng Maya. Hindi katulad sa iba doon na ginupit-gupit na lata, kung maghangin, magkaroon siya ng ingay. Ito, hindi lang kumakaway-kaway lang siya pag makita sa Maya na mayroon parang tao, natatakot sila. At saka dati, nung nag-vlog ako dito, nung pangalawang vlog, nung mga mayroon pang mga butterfly, nakikita nyo, yan, namamatay na yung dahon. Pero dito sa itaas, hindi na masyado makakuhan dahil naninilaw na. Pero sa iba ba, green pa. Yun ang kadahilan na nag-express siya na inulan agad. Hindi nakapenetrate yung spray na para sana sa butterfly. Hindi katulad doon sa amin na nakapenetrate dahil inisprayhan ng mga siguro pag-spray noon, dalawang araw hindi umulan kaya nakapenetrate, konti lang yung namumuti. Dito kasi pag-spray mga within 2 hours nagulan, kaya yung bisa ng spray na ginamit ay nawala. So this is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pal. God bless us all and bye-bye.